Maris, may pinost ka na kanta. Oo, nung isang araw para sa parents mo. Oo, oh, oo. Oh, oh, kinompost mo ba? Sinulat ko siya. Yun yung isa sa mga lowest points ko sa buhay. Na 2016 ko pa yun sinulat eh. Tapos umiiyak ako, tapos na-homesick talaga ako. So, yun, nasulat ko yung kantang yun. Anong title? Wala siyang title. Ang weird ko kasi magsulat. Pag nagsulat lang ako pero wala pang title. Pwede mo bang kantahin sa amin? Sure. Okay, sige. Hindi pa. Siyempre meron tayong mga pag-itara mo kasi siya. Para sa kanila naman yan. Ladies and gentlemen, Maris Racal. Whenever I'm alone, whenever I feel unknown, I'd call you up on the phone, and your voice feels like home. Whenever I sit and cry, and I don't wanna try, feels like I can't survive. But you would say you are loved, my child. And all those years that passed away, and all those tears you wiped away, now all my fears have gone away, 'cause you love me every day. Now all these words I say are true, I'd do anything for you, everything just to thank you, 'cause I wouldn't make it without you. Wow! Bakit nakakaiyak yung kanta? Huh? Parang feeling ko naglalakad ako sa mga damo-damuhan. Kasi gano'n yung... Thank you. Ang ganda kasi nung pagkasulat. Eh. At saka yung lyrics, ang ganda na intindihan ko agad eh. Oo, no, naramdaman diba? Mo. Naiyak agad ako doon sa Feels Like Home. Oo. Papshi. Bakit di mo ito i-release, Maris? Siguro po next year, sa second album na po. Kasi saka, ang ganda. At saka alam mo yung parang pang ibang bansa, ang atake mo dito, Maris. Po? Parang Taylor Swift pag ganun-ganun sa ibang bansa. Eh. Hindi, Maris yan. Walang Maris. Iba. The first time niyo pong narinig, Mamshi Papshi? Papshi, Mamshi, Mamshi, Papshi, Papshi, Mamshi. Sorry, nalito na ako. Okay. Ayan, first time niyo po nila narinig yan. Kasi hindi naman ako yung very showy talaga. Growing up, di ba ma? Hindi ako sobrang showy talaga sa feelings. Na parang open na, I love you ma, I love you pa. Yung parang tagulang talaga sa, ano, kunwari, sa family. Merong sila showy na lahat ako. Nakatayo lang, pero sobra na yung pagmamahal ko. So, parang nung nasulat ko yun, hindi ko na lang shinare sa kanila. Sobrang na-miss mo siguro sila nung time na yun. Kaya yes, nasulat. Yung time na yun. Grabe yun. For more Magandang Buhay videos, just click the I button and don't forget to subscribe!